Ngayon, gagawa... Pagdumulak, ah. Yun. Ngayon, gagawa ako ng review about this Maybelline Dream Satin Skin foundation. Yan, this is how it looks like. Kahapon, I went to Watson, and nakita ko, naka-sale siya. Dati siyang $4.99 yata, o $4.99, and I got it for like ₱399. And gusto ko sana yung yung whip, kaso wala na silang ibang shade. Yung shade nila yung medyo dark siya sa skin tone ko. So, yun, and ito na lang yung kinuha ko, and meron na lang silang dalawang shade. So, yung pinili ko na lang yung B5. So, I hope ito mag-match siya sa skin tone ko. So, let's go to the review. So, it says here, Maybelline Dream Satin Skin SPF with SPF 34 PA++. Tapos, ang shade ko is B5. It says Air Whip Liquid Foundation. Yon. Sabi ng babae, mas maganda daw itong i-apply using a stippling brush. So, I'm gonna try to apply it with a stippling brush. Yon. Tingnan natin kung totoo yung sinasabi ng sales lady. So, sabi dito sa back, Air Whip Liquid Foundation. Our unique air soft formula provides poreless skin, smooth looking skin, extraordinary coverage that does not clog pores, long lasting and moisturizing all day. Yun, it has 30 ml. Yun ang sabi dito, and we will see kung totoo nga. So let's start to apply this. Gagamitan ko siya ng stippling brush on the first half of my face. Glass bottle siya. Nung una ko nakita to sa video, sa YouTube, akala ko plastic siya. Yun, plastic cup and a plastic pump. Yun. So, let's try. Yun. Medyo, may pagka, liquidy. Siya sa skin ko, no? But, it's okay. Hindi naman siya mukhang madungis. So, medyo yung coverage niya, lang siya, parang medium coverage lang siya. Kasi, you can still see, yung red spot ko dito, no? And, yung finish niya is a semi-matte finish. Yun, and let's try to build buildable siya. yung may kailangan lang ng coverage yun. Kasi ayoko ng masyadong makapal na foundation sa aking face. I love putting on foundation, kasi ayoko yung feeling na parang may foundation ka sa mukha. Yun. Pero ito parang wala lang. Magaan lang siya. Lightweight lang siya sa mukha. Parang wala lang. Yun. And the smell nga pala, guys. Wala ko na amoy. Yeah, it has no smell. So yeah, yun lang siguro masasabi ko, guys. Then, let's put the foundation on the other half of my face, okay? Yun, on this other half of my face, guys, I'm gonna try to use a beauty blender on spreading the foundation. Tingnan natin kung ano lang mas magandang finish, kung yung sa stippling brush or yun dito sa beauty blender. So yun, guys, I have put the foundation all over my face. Mas feel ko yung dito sa other side na ginamit ko yung beauty blender kaysa doon sa tawag ito stippling brush. Kasi yun dito sa may bandang ng stippling brush, parang medyo na-emphasize yung mga pores ko. Pero dito, na-minimize yung mga pores ko. Yun.
At saka ano, ano to, parang makilis yung pagka-apply niya dito sa may ano, yung sa the beauty blender. Tsaka mas komportable ako kasi lalo na mas sanay akong gumagamit ng sponge kesa sa brush. Yun, yun. Siguro nga dahil hindi lang ako sanay gumamit ng brush kaya mas feel ko yung dito sa ano, other side. Naginamit ko yung beauty blender. So, okay guys, yun lang. I'm just gonna put the rest of my makeup then I'm gonna come back. Okay guys, this is how it looks like with the makeup on. Ano, tinignan ko siya sa ano, without the fluorescent in front of me. Ano, mas lalo siyang maganda. Kasi dito, ano, medyo nasisilaw ako sa fluorescent eh. Parang akala ko kanina medyo cakey siya. Pero hindi, hindi siya. I love it. Ano, yung setting powder na ginamit ko nga pala guys is yung banana powder from, yung banana powder ng Benay. And I just put a little, ano, naglagay lang ako ng blush on and mascara and the eyebrow. Yon. And hindi na ako nag-bronzer. Medyo kinontor ko na lang ang aking big nose. And that's it. Yun, by the way pala guys, ang lipstick na ginamit ko is ano, from Nature Essential. Itong kanilang lip mousse yata to, lip mousse. Ewan ko basta ito, this is how it looks like. So yun, I think yun lang guys. I'm just gonna come back later. And let's see kung tatagal nga ang ating foundation. And I'm just gonna give one update na lang guys. Hindi ko na masyadong papatagalin kasi mamaya maybe like 5 o'clock mag-workout ako. So it's not ano, hindi naman it's unfair for the foundation na mag-workout ako tapos i-review ko pa i-ano ko pa siya, 'di ba? So I think it's just gonna be like 4 to 5 hours. Yon. Anyway, hindi naman ako nagsusuot masyado ng foundation na napakatagal ng whole day. Yon. Usually, pag nagpa-foundation lang ako, yun pag nagsisimba ako. So, yeah, 4 to 5 hours is, I think is enough for me to give a verdict for a foundation. Yun. So, yeah, I'm gonna come back later, guys. And, by the way, bago pala ako umalis, the time is, ay, nakikita niyo ba, guys? Yeah, 1:10 in the afternoon. Yun. So, yun lang, guys. Oh, I'm getting yellow. So, yeah, yun lang, guys. I'm just gonna come back in a bit to say my, ano, final thoughts about this, ano, foundation. Okay? So, yes, guys, I'm back for my one and only update. Yeah, for my update. So, the time is already 5:38. Yan. So, I'm gonna jump on my update na. So, as you can see, guys, I am a little bit, ano, shiny. Shiny ba siya? Pero, hold on, I'm gonna get my mirror. Tweeting kasi ako sa aking viewfinder. So, yeah. Meron siyang konting shiny sa aking forehead, but, ano, hindi siya yung bad na shiny. Para lang siyang, ano, dewy look, di ba? Hindi siya yung parang kadir-dir na yun. So far, ano, how many hours? Start ako 1 o'clock. So, more than 4 hours na yung nakalipas. And my face looks okay. Still very okay. And obviously, you can still see my blush. And ginawa ko all day is, ano, I was walking outside nang walang payong. Yun, nagbayad ako ng mga bills. And yeah, with all those ano activities I did outside, this is how my face looks like, and I still like it. I still like how my face looks right now. So as you can see, a bit shiny on my face. So I'll try to blot and let's see how much oil ang makukuha ko sa aking face. Okay. Na nakuha ko sa aking face, medyo ano ba, marami pang space ang aking blotting paper. And I think I don't need to retouch nung ano, kasi mukha pa naman siyang ano, lalo siyang gumanda, lalo gumanda yung ano ng foundation. I still love the ano, the coverage of the foundation. Yun. After 4 hours, the foundation is still intact. Yun, and the blush on. Yun, ah, yung lipstick ko nga pala guys, pinalitan ko. Ito yung ano, kasi pumunta rin ako kanina sa grocery and nakita ko yung aking hinahanap na Everblenna na Toast of New York and kumuha ko. And syempre,
at I'm excited and nilagay ko na siya sa aking laps. So yeah, I think all in all, the foundation is ano, for me, the foundation ano is good, especially for sa mga oily skin dyan. I think this is the foundation for you. Yun. I like the foundation. Ano? Hindi siya mukhang, hindi siya heavy sa face. After 4 hours, nothing has changed. Lalo pa siyang gumanda. And, yeah. I think, if I'm gonna run out of this foundation, I'm still gonna buy it again. So, yeah. I think that's all, guys. Sana nakatulong to review na to sa inyo, guys. Sa mga sa search kung maganda ba tong foundation na to or not. And I think, and my, for me, my opinion is yes, it's a very good foundation, especially to those oil mga girls na may oily skin. This is a good foundation for you girls. So yeah, yun lang guys. I hope you enjoyed watching and see you again in my next video. Bye bye. Hi guys, gusto ko lang ano idagdag do sa ano ko review ko. It's already 9 o'clock. Yeah, it's already 9 o'clock. It's already 9 o'clock. Yeah. And the foundation is still on my face. And, ano guys, take note, nag-exercise ako kanina. Pinagpawisan ako ng bonggang-bongga. And, hindi man gumalaw yung foundation. Andyan pa rin siya. So, it's a very good foundation talaga. Ang tawag dito, stays on my face. Kahit na pinagpawisan na ako ng todo kanina nung nag-workout ako. So, tinignan ko lang siya sa salamin. And, ano, kasi maghihilamos na ako. And I noticed, maganda pa rin siya. Oh, look, can you see? I still have my, ano, my blush on. Yeah, so yun lang guys. Inano ko lang, dinagdag ko lang sa aking, ano, review. Ano, talagang maganda siya. It stays longer. Yun. So, yun lang, guys.